Araw sa inyo, ang topic natin ngayon ay yung mga kakainin nyo kapag kayo ay meron ng kidney disease. So, magbibigay tayo ng mga tips ano yung pwede nating kainin o pangpalit dun sa mga bawal. Basically, itong tips natin medyo tumataas na yung creatinine. Tapos may kidney problem na, pwedeng stage 1 hanggang stage 4. Pero syempre, papacheck kayo sa inyong nephrologist at nutritionist. Ito po, medyo mas bihira to. Doon na talaga sa may sira na ang kidneys. Pero pag wala pa kayong sira ang kidneys, medyo ibang usapan na. Yes, Doc Lisa? Yes. Actually, yung mga nephrologist o yung kidney doctor, nagtuturo po sila ano yung mga pwede nyong kainin. Mm-hmm. So, itanong nyo lamang para hindi kayo mahirapan habang nagda-dialysis. Actually, ang rule dyan, ang mga iiwasan natin, yung mga pagkain mataas sa protina, phosphorus, potassium, at saka salt o sodium, kung tawagin nga. Bakit? Kasi kapag sobra ka sa sodium o dun sa alat, lalo kang mauuhaw, tapos tataas yung blood pressure mo. Tapos pag dumami na yung tubig mo, mahihirapan ka ng huminga. Mamanasin ka, tapos tataas pa yung blood pressure mo. At yun yung dahilan bakit nagka-cramps habang nagda-dialysis. So ayaw mo na sobra ang iyong tubig sa katawan. Pag potassium naman, ayaw mo maapekto yung iyong mga nerves o yung inyong mga ugat, tsaka yung muscle sa katawan. At yung phosphorus para hindi ka mangate. Nililinaw po natin, sa 99.9% na healthy na tao, pwede kayo kumain ng pagkaing mataas sa potassium. Diba? Yes. Sa mga healthy na tao, normal ang creatinine. Pwede yan, yung mga saging, patatas, kahit sa mga phosphorus, potassium, pwede. Pero dito sa mga may sira na ang kidneys, mga stage 3, taas ng creatinine, papunta na sa dialysis, mapapansin nyo, medyo binabawasan na yung potassium, phosphorus, kasi nga, hindi na lumalabas sa katawan eh. Pero yung sinasabi ni doktora na protina at asin na binabawasan, pwede yan sa lahat ng tao. Kahit healthy ka, yung mga maalat na instant noodles, di ba? So, magbabawas tayo. So, ito naman specifically para sa mga kidney patients. Alam nyo, nakita ko po ito sa National Bookstore. Ito po yung libro ni Dr. Michelle Lim. Oo. Maganda po siya kasi doctor siya para Annabelle sa kidneys. Lim. Oo. Si Annabelle Lim, Dr. Annabelle Lim. So, makakain nyo pa rin yung mga gusto ninyo. Pero, may technique o meron siyang tips para makain nyo yung mga dati nyo kinakain. Gusto nyo ng meatloaf, gusto nyo ng mga iba't ibang dati nyo kinakain. Hindi nyo kailangang magtiis. May mga paraan. Yes, Dr. Lisa. Example po. Pagdating sa asin, wag na po nating isahog yung mga bacon, chorizo, ham, luncheon meat, tocino, Vienna sausage. Pero, pwede nyo palitan yung laman ng manok, laman ng karne, laman ng baboy, ng kambing, o ng baka. Pero tapyasin nyo na po yung mga taba nun. Tapos maliit lang, sinlaki lang ho nitong maliit yung palad. Hindi yung buong palad, ito lang. So pwede nyo ipalit. Tapos pag sinabing pampalasa, yung patis talaga ang pinakamayaman sa sodium. Talagang 1,500 milligrams of sodium. So, palitan nyo po. Tsaka yung inyong mga seasoning mix, di ba? Marami tayong nilalagay, lalo na sa mga instant noodles, yung seasoning mix. Tapos yung mga cubes na pangpalasa natin. Sa sabaw. O yung Worcester sauce, ketchup. Ang pwede nyo pong ipalit, herbs, yung mga halamang pampalasa. So, meron ho tayo, katulad ng mga basil, rosemary, ayan ho yung ipalit nyo, bawang, sibuyas, kamatis, yan po yung pwede. Tapos, merong mga tiyatawag na reduced soy sauce na galing sa reduced salt soy sauce galing sa coconut. At saka, alam nyo, kung talagang gusto nyo ng pampalasa na hindi maalat, yung sabaw ng manok, yung pinakuluan yung manok, so ipunin nyo yung mga sabaw nun kasi lalasa na, hindi kailangan lagyan ng maraming asin. Tapos, pwede nyo rin pagdating sa protina, meron namang mga allowed na protina katulad ng puti ng itlog. Tapos, prutas, gulay, damihan nyo. Kayo naman po, kayo yung mga pwedeng mag-carbo. So, pwede kayo mag-spaghetti, lugaw, puting kanin, mais, pwede din nilagang mais. Ngayon, siyempre, minsan may mga sahog na patatas, kamote, ube, gabi. Kasi ito yung mga lupa, yung mga nanggaling sa lupa. Ang tawag ko nga dyan, laman lupa.
pwede nyo pong balatan. Pagkabalat nyo, i-chop nyo ng mas maliliit, hindi buo. Tapos ilaga nyo, tapos itapon nyo yung tubig. So with that, matatanggal na yung mga potassium niya kasi mayaman po yun sa potassium. Ilinaw ko lang yung sinasabi ni Doktora para lang mas malinaw. Para sa mataas ng creatinine, may kidney problem na, marami na. Nagdadialysis na. O baka papunta na doon. Okay? Uh-huh. So yung potassium, minsan kasi tumataas na yun eh. Uh-huh. O dati problema natin, low potassium. Ngayon, pag kidney failure, high potassium. Kaya itong mga healthy foods, patatas, kamote, ube, gabi, at iba pa, healthy sana ito. Gusto natin niya sa ordinary tao, pwede kainin. Kaya lang, para sa kidney failure, gusto mo tanggalin yung potassium. Kaya ang gagawin ni Doktora, tatanggalin yung balat, ilalaga, i-chop, ilalaga, tatapon yung sabaw, para yung potassium mawala. Well, pero yung patatas, kamote, ube, gabi, kakainin mo pa rin. At least nakuha mo yung mga minerals niya, yung vitamins niya, yung fiber. Yung fiber niya, nabawasan lang yung potassium. Kasi hindi naman pwede na hindi ka nakakain ng pagkain, di ba? Kailangan mo rin itong mga carbohydrates. Di ba? Sari-sari pa rin. Ngayon, pag delata, alam nyo po, kahit yung tuna ninyo, gawin nyo po, padaanan nyo sa tubig ng mga 3 minutes, hugasan ninyo para mabawasan naman yung asin, yung mga salt nito. Tapos sa gatas nakita nila, may mga rice milk na ho ngayon or almond milk. Ito po yung mas nababagay sa mga tao may problema sa kidney. Pagdating sa tsokolate, Doc, syempre gusto natin dark chocolate. Ito naman yung pagkakataon na hindi ka pwede sa dark chocolate kasi mataas nga sa potassium. Mas bagay sa inyo yung milk chocolate. At least nakatikim pa rin po kayo ng tsokolate. Ulitin ko lang para mas malinaw. Yes. Pag may kidney problem, bawal ang mga delata. Hindi naman halos medyo bawal kasi nga maalat eh. Basta delata, unless nakasulat low sodium. Merong mga luncheon meat na low sodium, may spam na low sodium. Pero basically delata, maalat siya. So para makain nyo pa rin kung ano man yung delata, kung luncheon meat, gusto ni Doktora yung luncheon meat mismo huhugasan sa tubig. Actually, pwede po ito sa tuna. Yung tuna. Kahit yung tuna, hugasan nyo. So, makakakain pa rin kayo ng delata. Pero syempre, sasabihin nyo, nawala na yung lasa. Eh, yun talaga. Medyo. Opo. Nawala yung lasa, nabawasan naman yung alat. So, parang tinatanggal nyo lang yung salt. Diba? Ganun ang mga technique natin. Ako naman, pagdating naman sa instant noodles, misa wala kayong magawa. Kakain ng noodles. Diba, alam nyo, ang noodles, sobra alat yan. Yung seasoning. Ako, ginagawa ko sa noodles sa ganito tekniko. So, meron tayong instant noodles. Diba, minsan, wala tayong choice eh, merienda. So, nilalagyan ko tubig na mainit, puno, diba? Tapos yung seasoning, hindi ko yung mga powder, nilalagay ko siguro mga 2/3. Kalahati, lampas lang sa kalahati. Lampas lang sa kalahati, tapos para may lasa konti yung noodles, tapos yung tubig medyo puno din. Pag naluto na yung noodles, gagawin ko, yung sabaw, tinatapong ko sa inidoro. Tapon lahat. Tinitira ko siguro may 2 kutsarang sabaw. So, pinalasa ko lang yung noodle, parang ginawa kong pancit canton. Tinapon ko lahat ng sabaw, tapos kakainin ko yung noodle. So, yung 1,000 milligrams ng salt, na kinakagalit ni Rafi Tulfo. Tama yan. Tama si Senator Rafi. Talagang high salt yan. At least natanggal ko yung salt. Hindi ko lahat nilagay. At yung noodle lang, may lasa lang konti. Para, kasi sobrang high salt eh. Yung high salt, bawal. Hindi na sa may kidney problem. Kahit normal na tao, ayaw natin. Yes, Dr. Lisa. Actually, pwede pa rin po kayong mag-noodle. Di ba sabi ko sa inyo, yung mabuto-buto ng manok, pakuluan nyo po kahit hindi nyo na gaanong lagyan ng salt, malasa yon. Tapos saka nyo ilagay yung noodle. So parang nakapag-mami pa rin kayo. Okay. Bibigay ko ngayon yung mga pagkain na dapat iiwasan hindi lang ng may kidney problem. Ito kahit wala kayong kidney problem. Mm-hmm. 10 to, ha? 10 dito na limit or bawal at 10 ipapalit. Baka magalit kayo, Dok, lahat na lang bawal. Ano makakain ko? Sige. Number 1. Ang lilimitahan, kahit sa normal na tao, ha, sobra daming baka, sobra daming baboy, too much protein.
Siguro kung yung iba kumakain ng all you can eat, di ba? Merong all you can eat na meat ngayon. Yung steak na ang lalaki, dalawa. Hindi po, pag maraming protina, sabi yan ni Dr. Elizabeth Montemayor, kidney specialist, sabi niya, parang tumatakbo ang kidneys mo. Napapagod yung kidneys mo sa dami ng protein. Pwede siya mag-kidney failure. Kaya ang gagawin mo is, pwede ka kumain ng beef and pork, ganito lang karami. Palad nyo lang. Dok Lisa? Mm-hmm. Palad lang, ah, hindi kasama yung daliri. And alternate natin dyan ay fish and chicken breast. Oo, yung mga laman lang, chicken breast, yung kasi 'di ba may purong laman 'yon. So laman ng baka, baboy, kambing, tsaka manok. Pwede. Number 2, dark colored soft drinks. Okay? Actually kahit basta soft drinks din, okay, matamis eh, 'di ba? O lalo na kung tumatanda na, 'di ba? Lalo na yung dark cola. Iwas na lang. Hindi sabihin po mag- yung di kulay o yung maiitim na soft drinks. Hindi natin babanggitin yung brand name. Yung kulay na lang. Tignan niya. So, pwedeng tubig na lang, mag-lemon water kayo, mag-chamomile tea, gusto mo black coffee, better na yun. Kasi soft drinks mataas, meron din mga phosphorus yan eh. Number 3, na iiwasan ng lahat ng tao na to, hindi lang pang may kidney problem, instant noodles, very high salt. Kaya tinuro ko nga sa inyo, di ba? Ako, half lang nilalagay ko. Tapos yung tubig, siguro hindi ganun kapuno. Pag naluto na, tinatapon ko yung sabaw. Sabi mo, Dok, masarap yung sabaw. Iinumin ko. Wag na lang. Kasi sosobra tayo sa salt. Ang Pilipino, ang salt intake 4 times ang dami. Sa alat ng kinakain natin, marami pa tayong maalat. Junk foods, tuyo, tinapa, daing. Na sobrang alat, ang daming nagda-dialysis. Diba? Ngayon lang may nabalitaan ako, dalawang kakilala ko eh. Kidney failure, yung sa namatay na. Batang-bata ah, mga 50s, 60s lang yon. Ano kapalit sa instant noodles, Dok Lisa? Spaghetti. Pwede. Yung inyong sinaing na kanin. Mga pasta, sotanghon, bihon. Sotanghon, medyo low calorie to. Pwede ha? Sotanghon, bihon. So tama lang ang dami. Hindi ko naman sinabi only rice, di ba? Number 4, ito bawas tayo dito. Takot tayo sa kidney problem. Processed foods, di ba? Mga bacon, di ba? Alat nito, ham, yung mga cured na meat, ano yung mga cured? Processed. Oo. Tapos luncheon meat, hot dog, di ba? Hindi ko sinasabi 'wag kumain ah. Ako mahilig din ako dito, pero bawasan na lang. Kasi kung marami nito, talagang nagsabi na World Health Organization eh, class 1 carcinogenic eh. Kaya talagang bawas-bawas na. Takot tayo magkaroon ng cancer, takot tayo sa ibang sakit. Hindi naman mamatay agad pag kumain ka ng hotdog eh. Hindi naman po, pero mapapaikli konti yung ano natin, yung lifespan natin dito. Tsaka tataas yung risk for cancer. Ano kapalit sa processed foods, Lisa? Pwede kayo mag-tokwa, mag-isda. Yung manok at saka yung laman ng baka, baboy, pwede niyong gilit-gilitin ng maliliit. Yes. O kaya giniling para konti lang yung makakain nyo pero naging malasa yung pagkain ninyo. Munggo at saka mga gulay. Minsan may nababasa ako yung mga chorizo na ano ba, mga wala ng preservatives, di ba? O chicken tocino. Hindi ko alam kung gano'ng ka-healthy. Ha? Siguro a little better na yung walang mga nitrites, mga nitrates. Oo, na. Meron na pong mga no MSG, no nitrates. Tapos homemade, siguro, kung marunong kayo, actually kayo na. May mga alam po ako, dialysis patient. Sila na yung gumagawa kasi alam na nila ano yung ilalagay nila. So less yung salt. So pwede pa rin. Number 5 na limitahan o kung pwede ibawal o konti-konti lang. Ito, maraming magagalit dito sa inyo. Favorite natin to, junk food, 'di ba? Chicheria, potato chips, lahat ng chips. Pag pumunta ka sa 7-Eleven supermarket, lahat ng hilera, lahat ng klase ng chips eh. So, pwede naman kumain kailang high salt, 'di ba? High MSG. Ano ipapalit natin sa junk food, Dok Lisa? Yung popcorn, kung kaya nyo, wala ng asin, wag nang lagyan gelatin, gulaman, yung mga ganon, yogurt. Yan na po yung gawin yung dessert. Merong mga healthy na junk food, kailang mahal eh. Merong mga healthy na kikita ko. Oo, mga tinuyong okra. Actually, uso na yan ngayon, tinuyong okra, tinuyong sitaw. May mga kale pa nga na tapos, mga kung ano-anong... Oo,
gulay yung na ginawang chips. Lang eh. hindi ganong bagay sa inyo, pero yung mga okra ganon pwede, tinuyo. Okay. Kalabasa. Number 6 na lilimitahan, na hindi ko naman sinabi totally bawal. Kung healthy naman kayo, pwede naman kumain, pero konting limit. Yung mga salty fish na favorite ng Pilipinas, 'di ba? Ano ba 'to? Tuyo, tinapa, daing, salted saka itlog egg na maalat, itlog na pula. Okay, nako dada. Pwede nilagang itlog na lang tayo o kaya yung mga sariwang isda. Hard-boiled egg pwede. Pwede naman kumain, kaya lang nga baka lalampas tayo doon sa limit natin ng 2000 milligrams ng salt in a day. Kaya ang dami nagkaka-kidney problem sa atin. Tapos mahina pa tayo minom ng tubig, mainit pa. Mm-hmm. Itatanong nyo, Doc, kakainin ko yung buong instant noodles, pati yung maalat, gagawin ko, iinuman ko ng 2 basong tubig. Okay ba yon? Sabi ni Doctora Montemayor, kidney specialist, hindi maganda. Kasi pumasok na yung salt sa katawan mo eh. Kahit punuin mo pa ng daming tubig, eh nandun na yung manas na yun. Nandun pa rin sa katawan mo yung kinain mo kahit damihan mo pa ang tubig. Number 7, yung mga canned goods na high salt, 'di ba? Sabi mo Doc Lisa, hugasan at merong mga low salt. Ah. Marami yes, ng mga marami. Healthy ngayon, oh. Marami na healthy, tingnan mo kahit sa mga fast foods. Nakikita ko Kenny Rogers, meron na siyang vegetarian burger. 'Di ba? Oh, a little better 'yon. Tapos sa ano pa ba? Sa Burger King meron ding vegetarian burger. I think tokwa 'yan eh. Mm-mm. Tokwa or tofu. Mas healthy na 'yon kaysa sa puro karne. Soy. Oo. Kaya nga po, pwede ang pampalasa nyo yung mga halaman, halamang pampalasa. Tapos sa pagdating ho dun sa mga binibili ninyo sa grocery, iba po yung no salt added. So tignan nyo, iba naman yung sodium free. Mm-hmm. So ang tignan nyo, dapat walang nilagay talagang asin. So tignan nyo po mabuti, baka magkamali kayo. Yung no salt added, tsaka yung sodium free. Kasi minsan yung sodium free, meron pa rin salt. Sodium lang yung wala. Okay, number 8, mga salty condiments. Mga patis, toyo, bagoong. Anong alternate natin dito sa patis, toyo, Doc Lisa? Kalamansi, suka. Yes, ano pa? Yan yung garlic, onion, pag herbs. Pag magigisa kayo, bawang, sibuyas, kamatis, luya. Yan na ho. Tapos yung mga halaman na herbs. Tsaka may mga low salt na soy sauce ngayon eh. Tapos sabi ko nga pampalasa, magpakulo ho kayo ng mga buto ng manok. Yun yung isasabaw nyo kahit wala hong salt malasa. Pagtakot tayo sa mga uric acid, sa patis, bagoong, may nakita akong vegetarian bagoong. Ang dami na Coco, ngayon. Coco soy sauce. Oo, yung kahit sa mga, di ba minsan may mga religion na ano, vegetarian sila, doon ako madalas kumain eh, mga veggie meat, pwede po yun. Number 9, syempre, alam niyo na to, bawal, alcoholic drinks, di ba? Alak, sama mo na yung smoking, illegal drugs, syempre, doon na tayo sa non-alcoholic drinks, pwede naman yung mga prutas or juice, wag na masyadong matatamis. And number 10, na bawal, hindi to pagkain, pero gamot, ang pinakabawal, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, painkiller medicines. Oh. Pwede uminom pa konti-konti itong mga painkiller, ibuprofen, mefenamic acid, iba pang mga gamot. Pero siguro at most 1 week, 2 days, 3 days lang sa supervision ng doktor mo. Pag sinobrahan mo, ginawa mong vitamina itong painkiller medicine, konting sakit-sakit lang na ulo, ang dami nakikidney failure. Ha? Hindi lang kidney failure, sasakit pa ang tiyan natin, pwede pa dumuguan tiyan. Anong alternate? Paracetamol for pain, pwede topical cream para sa kirot o i-massage, i-hot pack na lang natin. So lahat ito kailangan bantayan natin kasi dumarami ang may sakit sa kidneys. I'm sure meron kayong nabalitaan na kidney failure, na dialysis. Napakamahal, napakahirap ang nakakaikli ng buhay. Pero kaya natin mapigilan sa tamang pagkain. Basically, yung mga binabawal kadalasan mga restaurant eh. O pag sa restaurant kasi, ewan ko ba yung mga chef natin talagang mamantika, maalat, yun ang gusto ng mga kumakain eh. Kaya lang eh, pag sinobrahan mo yung alat, magkakasakit naman yung tao. So minsan na lang kumain sa labas, mas maganda yung sariling luto. Final words, Dr. Yes, pag gusto niya ng tomato sauce, gumamit na lang po ng sariwang kamatis. Tapos po,
pag gusto nyo talaga ng malasa, kung makakagamit kayo ng halaman, yung halaman na lang po ang inyong gagamitin. Tapos, di ba, mahilig tayo sa mga adobo, beef steak, di ba? Yung sa sarsa, konti-konti lang. Huwag na masyadong maraming sauce kasi nandun talaga eh. Tapos, pag nasanay tayo sa low salt, medyo masasanay na yung dila natin. So, medyo masarap na sa atin itong mga low salt. So, konting diet. Pasensya na po ah, kung nasaktan ko kayo dito. Basta sinabi ko naman, limit eh. Pwede pa rin naman kumain. Pero binigyan naman namin po kayo ng mga good alternatives para hindi ma-high blood, ma-diabetes, ma-kidney failure at humaba ang buhay. Yes, may nagtanong lang, mahilig daw talaga tayo sa tuyo at daing. Pwede nyo pong hugasan. Parang yung mga delata na tuna, pwede nyo rin namang hugasan para makatikim pa rin. Kasi syempre sa bundok, yung mga tao na malalayo doon sa dagat, iniaakyat pa nila sa bundok. So yun, hugasan na lang po pag iluluto na. Pwede naman hugasan kasi merong tuyo na hindi naman ganun kaalat eh. Yes. Oo. Yung hindi na nilagyan ng salt. Actually, pag galing talaga doon sa dagat, ibinilad agad, less na po yung suka salt. Suka na lang, suka, bawang. Pagdating sa sausawan, suka, bawang, kalamansi, hot sauce kung gusto nyo pa. Huwag na masyado yung patis, tsaka toyo, lalong aalat eh, di ba? So, maraming salamat po. Nagtatanong paano yung kidney stones. Tama po. Lahat ng sinabi ko, pang kidney stones to eh. Diba? Patis, toyo. Yes, diba? Yan din po. Yan ang nagkocost ng mga kidney stones natin. Sa dami ng alat, yung mga may manas-manas. Yung naha-high blood, alat din ang problema natin. So, itong diet ko, not only good for the kidneys, good for the heart, good sa buong katawan natin. Maraming salamat po. God bless. Thank you.